Pedro. Gusto niyang patayin si Juan. Pinuntahan ni Pedro sa kwarto ni Juan habang natutulog si Juan, binaril niya si Juan habang natutulog. Akala niya natutulog yung tao na yan, binaril niya habang natutulog kuno. Pero based on investigation, bago niya nabaril si Juan, inatake na pala sa puso, patay na pala yun. Pagpatay niya, o pagbaril niya sa tao na yan, patay na pala yun. Sabi ng batas, you cannot kill a dead person. Paano mo patayin ang patay na tao? Double dead na yan. Kung sa mga baboy pa, double dead. So, may tinatawag tayong impossible crime. Parang, ano ba yung impossible crime? Parang in kanta, impossible dream. Impossible love. Yan na naman. May tinatawag na impossible crime. Itong impossible crime, actually, ito yung ginamit ng mga basis, ng mga movies, mga action movies, hindi lang sa Pilipinas, kahit mga Hollywood movies, yung impossible crime. What do you mean by impossible crime? Ang sabi ng batasa, an impossible crime, it is an act committed which would have been a crime against person or property. Crime against person or property, but hindi na-accomplish. Yung krimen, hindi na-accomplish, hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Because of the inherent impossibility or the means employed is ineffectual or ineffective. Ibig sabihin, MJ, ang impossible crime, there is an intent to commit a crime. There is an intent to kill, intent to commit a crime, but there is no crime. So, dalawang klase yan, MJ, ang tinatawag na impossible crime. May legal impossible crime, may physical impossible crime. Legal. Ang legal impossible crime, hindi natupad ang krimen because of the inherent impossibility. Impossible crime. A legal impossible crime. Ang physical impossible crime because the employment of ineffectual means. Magbibigay ako ng example kasi mas simple ipaliwanag ko example. Mm. Example, si Pedro, gusto niyang patayin si Juan. Pinuntahan ni Pedro sa kwarto ni Juan habang natutulog si Juan, binaril niya si Juan habang natutulog. Akala niya natutulog yung tao na yan, binaril niya habang natutulog kuno. Pero based on investigation, bago niya nabaril si Juan, inatake na pala sa puso, patay na pala yun. Pagpatay niya, o pagbaril niya sa tao na yan, patay na pala yun. Sabi ng batas, you cannot kill a dead person. Paano mo patayin ang patay na tao? Double dead na yan. Kung sa mga baboy pa, double dead. Pero sabi ng batas, ha, example, inatake si Juan. Pinuntahan ni Pedro, dala ang baril, binaril. Akala ni Pedro na natutulog lang. Patay na pala yun 3 hours before the shooting incident. Yun ang tinatawag na legal impossibility. Paano mo patayin ang taong patay na? So, impossible crime. There is an intent to commit, but there is no crime. Bakit walang krimen? Because of the inherent impossibility. Hindi mo pwedeng patayin ang tao na patay na. Hindi pwede double dead. Or double dead, or yung tawag double dead. Botcha. Hindi mo pwedeng patayin ang taong patay na. So, yun ang sabi ng batas. So, ang tawag doon, impossible crime. Based on inherent impossibility. Ang pangalawa naman, yung tinatawag na physical impossibility, yun ang by its ineffectual or ineffective means. For example, gustong patayin ni Pedro si Juan. Pinainom niya ng kape. So, ang kape, pumunta siya sa kusina, dapat lagyan niya ng lason. Mm. Nakita niya sa kusina may bote. Nakalagay sa bote, poison. Tapos may mukha na yung bungo. Poison. So, kinuha niya yung bote na yan, may powder, kumuha siya ng 3 kutsara, nilagay niya sa kape ni Juan. Ininom ni Juan ang kape. Buhay na buhay si Juan. Bakit buhay? Akala ni Pedro na yung hinalo niya sa kape ni Juan, lason, hindi pala lason, asukal pala. Sa paano mo patayin ang tao na asukal ang nilagay mo sa kape? Impossible crime. Hindi akala niya na lason yung nilagay niya sa kape, for hindi pala lason, kung hindi asukal ang nilagay niya. Akala niya lason kasi yung bote ng asukal may nakalagay poison, may bungo pa nakalagay. Pero ang totoo, yung bote na yon, ang laman doon, asukal. So, hindi napatay si Juan.
So that is, ang tawag doon, impossible crime. There is an intent to kill, but there is no crime because of its ineffectual or impossible means of committing the crime. Kumbaga, naunahan or sumablay, Kuya Mark. So, swerte si Juan. Nung una, paano patayin ang tao na patay na? Double dead yun. So, wala nang, hindi siya matatawag na murder or homicide kasi hindi mapapatay ang taong patay na. Pangalawa, akala ni accused na asuk na lason ang nilagay, hindi pala lason yun, kung hindi asukal ang nilagay, yun ang tinatawag na impossible crime.